Espiritu Banal sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Santisimo Rosario. Unang Karosa. Ang Karosa ni Papa San Juan Pablo II. Si Papa San Juan Pablo ay kalawa ang nagsindi ikatuhan ng 66 sa Santo Padre ng Simbahang Katolika at pinuno ng lungsod ng Vatican mula 1978 hanggang sa kanyang kamatayan. Itinuturing na isa sa mga pinakamainfluwensang pinuno at 26 dahil sa kanyang pagmamahal sa mga kabataan, itinatag niya ang pagdaraon ng World Youth Day o Pandaigdigang Araw ng Mga Kabataan. 2 beses ang dumalaw sa Pilipinas. Siya rin ang Santo Papa na nagdagdag ng Misteryo ng Liwanag sa Santo Rosario. Ang imahe nito ay nasa pangangalaga ni Ginoong James Conrada. Papa San Juan Pablo II, ipahalangin po kami. Ang ikalawang karosa, ang karosa ni San Lorenzo Ruiz. Ang kauna-unang martir at santo ng Lahing Pilipino, ipinanganak sa Binondo, Manila. Anak ng isang Pino at isang Tagalog, naging Pakistan, Eskribano at kasabi ng kontrapernidad ng Santisimo Rosario. May asawa at dalawang anak. Nang dahil sa walang masayang bintang at pag-uusi, sumama sa isang higit ng misyon sa bansang kapot upang palaganapin ang Kristyanismo doon. Sinuli at dinala sa nagsasabi at nagdanas ng samot-saring pagpapakasabi. Sa halip na kalimuran ang pananalig, mas hindi niyang pamatay matapos pagbika ng ganito. Kung ako man ay may isang libong buhay, ibibigil mo ang lahat ng ito sa Diyos. Ang iman ito ay nasa pangalaga ni Dr. Lorenzito Atama. Sa Lorenzo Lee, ipanalangin mo kami. Ang susunod na karosa, Beata Juana Binaza. Siya ang ina ni Santo Domingo de Guzman. Siya ang patrona ng mga ilaw ng tahanan. Mula sa maharlikang pangkal ng mga ada sa Cayuruega, Espanya, butihing asawa ni Felix de Guzman. Nang dahil sa kanyang pagtuturo ng mabuting asal at katesismo at pagmamalasakit sa mga maraisa at may sakit, hindi katakataka na ang kanyang tatlong anak na lalaki ay bawat naglingkod sa simbahan at sa Diyos bilang mga pari. Ang imahe nito ay nasa pangangalaga ng Pamilya Legazpi. Beata Juana de Aza, ipanalangin po kami. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Santo Tomas Quo. Si Santo Tomas Quo ay kabilang sa isang marangal na pamilya sa Borghini, isang Kristiyano mula sa pagkabata. Siya ay naging isang pari Dominikano at taga-pangaraw. Siya ay nabilanggo ng maraming beses dahil sa kanyang pananampalataya. Walang kabuluhang sinubukan na bukod na yurakan siya sa krus at inanyayahan siya ng walang pagulungan upang ikayatin ang kanyang mga kristyanong kabatulon na tumalikod kay Kristo. Ngunit marinig niyang sinagot, upang ubusin ang sangkatauhan, si Kristo ay tusang nagdusa ng kamatayan. Ako rin, nais na magbigay ng pag-ibig para sa pag-ibig. Ibuhos lahat ng dugo ko para sa kanya. Habang sumasabang ako, ang kanyang ulo ay tutol na otakong 18. Ang imahe nito ay
nagkakalensya. Sa totoman mo, ipanalangin mo kami. Ang susunod na parosa, San Francisco de Capilla. Ang unang Kristiyanong martir sa bansang Sina, ipinanganak sa Palencia, Espanya. Dumayo sa Pilipinas kung saan naging ganap na Dominicano Fraile at naglingkod ng maraming taon sa lalawigan ng Cagayan. Mula sa Maynila, naging misyonero sa Sina kasama ang kanyang kaibigan na si San Francisco Diaz del Rincon. Nagraral sa iba't ibang layon noon at marami ang nahikaya na maging Kristiyano. Ngunit hinuli, ikinulong at pinahirapan hanggang sa pinugutan ng ulo sa utos ng korte ng Mandarin. Kung kaya masasabi na tunay ngang dinilig ng kanyang dugo ang mga kunla at binti ng Kristyanismo sa bansang iyon. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya Legazpi Liaga. San Francisco de Capilla, ipanalangin po kami. Sinimanak sa San Esteban noong 1598 na pagbilang sa ordained Dominicano sa edad na 17 taong gulang. Matapos maordinahan bilang pari sa Bonillo, siya ay nagtungo sa Espanya at Mexico bago maglakbay papunta ang Pilipinas. Dumating siya sa probinsya ng Cagayan noong 1620 at naging bahagi ng Dominican Province of the Holy Rosary ng Pilipinas. Nagtungo rin siya sa Binondo, Maynila upang magsilbi, tumulong at mag-alaga ng may mga sakit sa parokya at ospital ng San Gabriel. Pinahirapan at namatay sa Nagasaki noong 1634 sa pamamagitan ng pag-iing ng pag-iwari habang nakalubog ang kalahati ng katawan sa isang balon sa loob ng 7 araw. Ang imahe ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya de Villa. San Jacinto Giordano de Anzaloni, ipanalangin mo kami. Ang susunod na parosa, Santa Rosa de Lima. Ang unang santa mula sa kontinente ng Timog Amerika, ipinanganak sa Lima, Peru. Isang matalino at huling diboto si Santa Rosa de Lima. Sa kabila ng angking kagandahan, gaya ng mga bulaklak ng rosa, pinili ang hindi mag-asawa at sa halip ay naglingkod sa Diyos at kapwa. Sa edad na 15, naging kasapi sa ikatlong kwartel ng mga Dominicano, naglingkod sa mga may karamdaman at nagubuto, hanggang sa kahuli-huli ng sandali ng kanyang buhay na puno ng sakripisyo at panalangin. Ang imahe ito ay nasa pamangalaga ng Pamilya Valbuena. Santa Rosa de Lima, ipanalangin do kami. Ang kamangamang babae mula sa angkan ng mga Ricci sa Italia, sa murang edad na 13, pumasok sa kumbento ng mga Dominicanong madre sa Tuscania. Pagitan ng panahon, naging madre superiora sa 36 na taon. Naging tagapayo ng mga prinsipe, obispo at kardinal. Ang kanyang buhay kabanalan ay puno ng sakripisyo,
pagdarasal at devosyon sa pagpapakumapit ni Kristo. Kung kayo hindi katakatakang iniyaan sa nanunig mata o ng mga sugat ni Kristo sa loob ng 12 taon sa kanyang mga kabal. Ang imay nito ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendoza Bayan. Santa Catalina de Ricci, ipanalangin mo kami. Ang susunod na parota, San Juan de Colonia. Si Juan ay pinanganak sa bansang Aleman ng 16 na siglo at sumasi sa Samahang Dominico sa Colonia. Isinubo siya sa bansang Holandes na kung saan ang pananampalataya ay inuusig at kung saan ang mga kapatid sa pananampalataya ay ginugulong at pinapaslang. Siya ang nag-aatid ng banal na Eucharistia sa mga nakabulong na kapatid. Si Juan ay binakit at pinahirapan ng mga erehong pirata Holandes at ibinigti dahil sa pagtatanggol sa banal ng banal na Eucharistia at ng Santo Papa. Ang imahe nito ay nasa pangangalaga ni Ginoong John Crystal Atangan. San Juan de Colonia, ipanalangin mo kami. Ang susunod na karosa, ang karosa ni San Luis Beltran. Si San Luis Beltran ay isang Dominikanong pari na nangaral sa bansang Ibog, Amerika. Kilala siya bilang Apostol o Apostle of the America. Siya ay pinanganak noong taong 1820 sa Valencia, Espanya. Siya ay namatay noong taong 1881 at hinirang na santo ni Pope Clement noong 1596. Ang imahe nito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Edward Mendoza. San Luis Beltran, ipanalangin mo kami. Ang susunod na parosa, Papa San Pio Quinto. Ang Santo Papa ng Banal na Rosario, naging maging isang Dominikano na kilala sa ligid na panalangin. Nagturo ng filosofiya at teleolia sa 16 na taon at naitalagang obispo. Nang mahalal na Santo Papa, nagpatupad ng maraming reforma para sa kaparian at panalangisa bilang kontra sa protestantismo. Nang dahil sa kanyang pagdarasal at paghikayat sa mga awal ng magrosaryo, nagtagumpay ang hukbong Kristiyano sa Lepanto Gresa laban sa mga Turkong Muslim alang sa Hubis o Antakyo. Mahing ito ay nasa pamilya Prodigalidad. Papa San Pio Quinto, ipanalangin mo kami. Susunod na karosa, ang karosa ni Santa Margarita de Castelo. Siya ang patrona ng mga laban sa Monsyon. Ipinanganak siyang Panta, Cuba at Bulat. Kung kaya sinabandona siya ng kanyang mga magulang sa lungsod ng Castelo. Inangkot siya ng mga Dominikanong pari sa kanilang kumbento. Kung saan di kalaunan, siya ay umanin sa tatlong orde nito. Sa kabila ng kanyang karanasan, kaawa-awang kapansanan at palabas na kapangitan, nagsindi siya sa mga may sakit, bilanggo at mga kapunibalan.
Patuloy lamang sa naging lahat ng maganda sa mata ng tao ay banal. Ngunit lahat ng banal sa mata ng Diyos ay maganda. Ang imahing ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya Corse. Santa Margarita de Castelo, panalangin mo. Enough is enough. Ang patron ng mga abogado, isinilang sa Catalonia, Espanya, dahil nalubhasa at guro sa batas ng simbahan, inatas ng Santo Papa na tipuni at iayos ang lahat ng mga arituntuning kanoniko, nagdadag ng Orden of the Blessed Virgin Mary of Mercy, or Mercedinian, upang magkawang gawa at ubusin ang mga kristyanong dinukot ng mga Muslim. Sa kagustuhang mapaanib ang mga Muslim, nag-aral ng mga Arabiko at Quran. Gaya ng pinahiliwatig na tama na susi, ang simbolo ng kumpisal, matiyagang nagpakumpisal sa mga hari at Santo Papa at siya ay napatay sa edad ng 100 taon. Ang imahe ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya Silsin Villafuerte. San Raimundo de Peñafort, ipanalangin o pagkakas. Thank you.
Ang patron sa mga pahalagang Katoliko, isililang sa Roma Seca, Aquino, Italia. Sa kabila ng pagtubol ng pamilya, umanib sa mga Dominicano sa ilalim ng patnubay ni San Alberto Magno. At ibinuhos ang buhay sa pagkaturo ng Ebanghelyo. Naging tanyag na Drukasa at Duwaro ng Filosofia at Teologia. Nakilala ng lubos sa mga isimula, lalo na ang kanyang Summa Theologica at tinawaran ng titulong dalubhasa ng simbahan. Para sa kanya, ang layunin ng buhay ng tao ay mag-isa at makisama sa Diyos ng walang hanggan. Ang iba nito ay nasa pamahalaga ni Ginoong Simon Tumpawa. Sa Tomas de Aquino, ipanalangin mo kami. Italia. Minsan ay nagsitim ng mga salitang
tayo magsuot ng kabataang loob sa halip ng manginang kami. Sa edad ng 51, pinawian ang buhay sa labis na kapaguran at sakripisyo sa ngala ng buong may kapal. Ang umahing ito ay nasa pangamalaga ng Pamilya Gutierrez. Santo Domingo de Guzman, Fundador de la Orden Dominico, ipanalangin mo kami. Thank you.
pinagbibigay ko ng ginagamit na ng aming pagtangis din sa lupang bayan ng Abis-Abis. Ay, pag-aasin ko. Salamat.